Hi guys! Nakikita niyo po ba ang damit ko ngayon? So nakadamit ako ngayong Ben Spring Resort Rockport Agas Daraga Albay. So promote ko lang po sa inyo itong family business namin. Sa pagkakaalam ko po, October 2 ay magre-resume na po yung operation. So kung gusto niyo pong mag-swimming at mag-relax, pasyal po kayo dito sa Ben Spring Resort Rockport, Tagas, Daraga, Albay. See you there. They will see you there. Kasi po ako nandito sa ibang bansa. So guys, thank you. Hi guys! Welcome back to my channel. Magandang araw sa inyo lahat. At guys, ito naman tayo ngayon sa ating pangalawang araw ng practice. At just to inform you po, nakapag-upload na tayo ng isang video ng ating fingerstyle guitar instrumental. At yun po yung You Alone, ang pamagat ng You Alone. At grabe po, share ko lang po yung experience ko sa pag-re-record ng instrumental na yun. Napakahirap po kasi ang hirap matapos yung pyesa or yung isang kanta na walang mali. So actually mga ilang beses kong sinubukan yon at grabe yung pawis ng kamay ko sa kaba kasi in between ng pagtutugtog parang yung natatakot ka ba na magkamali kasi pag nagkamali ka ng kahit konti kailangan na namang i-reset or bumalik sa umpisa. So doon sa in-upload ko na video, hindi pa siya ganun kalinis sa mga magagaling gumitara at tumugtog. Mapapansin nyo, madali nyo mahalata or manotice yung mga mali at yung hindi pa masyadong malinis. Pero sa mga hindi naman marunong gumitara, hindi masyadong nahahalata yun. But anyway, everyday i-improve natin yon. But at least nakapag-umpisa na tayo. Medyo nahihirapan akong palinisin yung pagtutugtog ko kasi alam nyo guys, sa pagigitara may advantage din yung mahahaba yung daliri, yung galamay. Ako kasi yung daliri ko, kung mapapansin nyo, may iksi lang at matataba. Sa pagigitara may advantage talaga pag medyo mahahaba daliri mo at maliliit lang kasi naiiwasan na dumikit sa ibang string na hindi mo kailangan madiinan. Okay guys, for today, ang featured song natin na tutugtugin ay Tupang Ligaw. Ayan. Ayan ang ating papraktisin ngayon. So guys, before tayo mag-play ng guitar, mag-practice, kukwentuhan ko lang po kayo in relation to this song. No? Tupang Ligaw, alam nyo guys, share ko sa inyo paano na ako napadpad sa pag-gigitara, paano ako nagkaroon ng interest at paano ako napunta na gustuhan ko or na in love ako sa fingerstyle na pag-gigitara. So guys, alam nyo, dati rin akong isang tupang ligaw. Walo kaming magkakapatid sa aming family at lumaki akong nung kabataan ko ay ako'y lumalaking pasaway. So nabarkada po ako at dumating sa point na nagsisimba yung aking buong family at ako lang ang naiiwan. Wala akong interest po na sumama sa kanila sa simbahan dahil mas nai-enjoy ko yung pakikibarkada. Hanggang sa dumating sa point na nalulung ako sa mga kanto-kantong pagsusugal and then konting bisyo dahil nga po sa barkada. And then to make the long story short,
sobrang disappointed yung father ko sa akin. Kasi po, lima kaming magkakapatid na lalaki. Ako yung pang-apat. At sa mga kuya ko po, sobrang mga good boys po talaga sila. Hindi mo sila makitang nakatambay sa waiting shed or sa kanto. Nasa bahay lang sila at kung ano-anong ginagawa nilang mga bagay-bagay na maitutulong nila sa family, like farming, pag-aalaga ng mga hayop. So ako naman ay yun, pasaway talaga until such time na napuno na yung father ko sa akin. At one time, nasa kainitan ng pagbibilyar ako, pustahan po, wala pa naman akong income noon, so alam nyo po ang pinangpupusta ko sa pagsusugal ko eh galing sa bulsa ng tatay ko. Yung father ko po kasi is teacher siya, so syempre pag nagko-commute may mga bariyang naiiwan sa bulsa. Sinasabit niya po yun sa sabitan ng sa likod ng pinto ng kwarto nila. So pagka gusto kong makipagsugal, mga bariya-bariya lang naman, kakapain ko lang yung bulsa ng pantalon ng tatay ko. Pag may kumalansing, ayun, may pang ano ako dun, pang pusta sa sugal. Pag minsan naman, naalala ko, alam nyo yung lalagyan ng yung Star Margarine yun, yung empty na Star Margarine, yun yung lalagyan ng benta namin ng ice candy, ng yellow. So, yun din, namumupit din ako dun. So, yun, mga kalukuhan ko nung teenager ako. And then, yun nga po, kinonfront ako ng father ko sa kainitan ng pakikipagbilyar ko one time. Hinampas talaga, pinalo talaga ako ng tatay ko sa puwet. And then, pinauwi ako. And then, pagdating ko sa bahay, nakaupo yung pito kong magkakapatid, pabilog sa bangko. And then, may isang bakanting bangko. At pinaupo ako doon ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, bakit hindi mo tularan yung mga kuya mo? Hindi mo sila makitang tumatambay dyan sa kanto, nakikibarkada. Sabi niya, sa sobrang disappointment niya sa akin, sinabi niya sa akin, isa raw akong black sheep. So, alam niyo, hindi ko pa naman alam yung ibig sabihin nun ng black sheep. Pero ang alam ko kasi, ang sheep, puti. So, pag sinabing black sheep, parang naiiba ako. So, iba yung, nakuha ko na yung ibig sabihin ng tatay ko. Ibig sabihin lang na iba ako sa aking mga kapatid. Pasaway nga ako. So, doon, nagkaroon ng konting realization and turning point sa life ko na kasi sobrang bait ng tatay ko, hindi ko alam na gano'n na pala ang tingin niya sa akin. So nagkaroon na ako ng realization sa sarili ko na gusto kong mabago yung buhay ko, mabago yung pagtingin ng tatay ko sa akin. So, mahaba pa po yung istorya, pero tatalon na tayo sa istorya ng paggigitara. Kasi po yung paggigitara, naging kasangkapan ito kung paano nabago yung aking buhay. So, nung third year high school ako, meron akong katabi sa classroom na isa sa matalik kong kaibigan, si Julius Morada. Si, ang tawag namin sa kanya ay si Pai. So si Pai po ay marunong siya maggitara and pareho kami ng genre na nagustuhan sa music, yung mga folk song kagaya ng John Denver, Beatles, and then Bread. So dahil doon, nagka-interest ako na matutong maggitara at siya po yung unang nagturo sa akin yung paano magbasa ng chord chart, paano magtono ng gitara, yan. So hanggang ngayon po, yung ginagawa kong pagtutono, sa kanya ko po natutunan yun. So shout out kay Julius Pai, salamat sa iyo sa pag-share mo ng knowledge mo sa pamamagitan. And then one time po, yung
anak ng aming pastor sa Wesleyan Church, si Ate Sherilyn Santonia pa yung apelyido niya noon. Ngayon kasi may asawa na siya. So, meron siya that time na parang children's ministry sa barangay namin, sa purok namin. And then, one time, nakita niya ako na nagigitara. So, alam niyo po, ang mga tinutugtog ko kasi noon yung kagaya ng, nung nag-uumpisa pa lang ako, yung mga madadali lang na chords. Yung pinag-aaralan ko noon ay yung Living on a Jet Plane. So, tatlo lang ang chords noon. Ganyan lang po. Oh, my bags are packed, I'm ready to go, I'm standing here outside your door. I hate to wake you up and say goodbye. Yan. So yun po yung Living on a Jet Plane. Tatlo lang po ang chords, no? G, C, G, C, G, C, D. So madali lang. And then yung isa po na natutunan ko rin kay Julius yung ano, I started a joke. Yung, alam niyo po yun. I started a joke. We started a war crying. Oh, if I didn't see that a joke was on me. Tugtog ko noon. And then one time, pagpasok ni Ate Sherilyn sa bahay namin, nakita niya akong nagigitara. Sabi niya, "Oy Benjan, marunong ka pala mag-gitara. Kailangan natin ng gitarista sa simbahan. Kung willing ka, bibigyan kita ng mga list ng kanta na aaralin mo para makapagsimula kang mag-gitara sa simbahan." At yun nga po, nung the following week, pumunta siya, may dala na siyang mga handwritten na mga kanta, kagaya ng The Steadfast Love, Give Thanks, ganun. Tapos doon sa booklet na binigay niya sa akin, may kasamang family chords. Yun. Doon po ako natuto naman sa kanya ng family chords. So, kunwari, kailangan mong mag-transpose. Kung mababa ang pitch sa'yo, kailangan mong taasan. Madali lang po ilipat yung may mga family chords siya na gagamitin mo para madali mong ma-transpose yung pitch na gusto mo. So, shout out kay Ate Sherilyn. Maraming salamat. Ikaw ang naging daan para makapaglingkod ako sa Panginoon sa pamamagitan ng pagigitara. So, siguro hindi mo na maalala, isang sinyalis, ibig sabihin lang po niyan ay tanda ka na. Sorry, joke lang. Pero nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang kinasangkapan ng Panginoon para mapunta ako sa ministry ng music. So, yun po naging umpisa na hanggat sa nung na-involve na ako sa simbahan, unti-unti nakilala ko ang Panginoon at nabago ang buhay ko. So yun po ang naging kwento ng aking pagbabago ng buhay ko. Dating tupang ligaw at nabago ng Panginoon. And then yun din ang dahilan or way kung paano ako napunta sa mundo ng pagigitara. So guys, medyo mahaba na yung aking kwento. I hope na impart ko sa inyo kung paano na bago yung buhay ko na dating tupang ligaw at ngayon ay natagpuan na. So, practice tayo ng tupang ligaw. Thank you.
Practice ng tupang ligaw, so medyo dami pa akong nakakalimot ang diin, and I hope sa ating susunod na vlog ay malinis na siya. At abangan nyo po yun. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye bye.